Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskating nanay at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isa na namang recipe na pwede ninyong pagkakitaan, pwede ninyong ihain sa inyong pamilya sa kahit anong uri na okasyon at pwedeng-pwede ninyong pangregalo to. So napakasimple lang, paano ba gumawa ng no-bake lasagna na napakasarap at talaga namang pasok sa panlasa ng ating mga Pinoy. So tara na, atin ang simulan. Ipapakita ko sa inyo mga sangkap na ating kakailanganin. So, narito yung mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating red sauce. So, sa ating red sauce, kailangan natin ng giniling na baka. So, pwede po kayong gumamit ng ground pork. Pwede rin po ang ground chicken. So, depende po yan sa inyo kung anong nais ninyong karne na gagamitin para sa inyong lasagna. Then, meron tayong vegetable oil. Pwede po kayong gumamit any brand ng cooking oil. Naglalagay din po ako ng washed sugar. Ito po ay optional kung gusto niya lang na may konting tamis ang inyong red sauce para sa inyong lasagna. Ang ating salt, pampalasa. Ground black pepper. Chopped onion. So, depende po sa inyo kung gusto niyo ng mas maraming bawang or konti, pwede kayong mag-adjust. At naglalagay din po ako ng slice, red bell pepper at green bell pepper. So, depende na po yan sa inyo kung ano yung gusto niyong ilagay. Pwede pa po kayo magdagdag na naayon sa inyong gustong sangkap. At white chopped onion. Yung ating sliced mushroom. At syempre, hindi makukumpleto kapag walang tomato sauce. So, ang gamit ko po ay spaghetti sauce, Filipino style. So, any brand po, pwede nyong gamitin. So, yun lang yung sangkap na ating kakailanganin para sa ating red sauce ng ating lasagna. So, mag-start na tayo. Magsasalang tayo ng pan sa ating kalan. So, ayan, mainit na yung ating pan. So, ilalagay na natin yung ating oil. Then, once na mainit na po yung ating mantika, ilalagay na natin. Unang igigisa natin ay yung bawang. So, depende po yan sa inyo kung gusto ninyong unahin ay sibuyas. Ako po kasi ang inuuna ko ay yung bawang. So, huwag niyo pong susunugin. Isunod na natin ang sibuyas. Then, kapag nakita ninyo na lanta na yung sibuyas, pwede na po nating ilagay yung ating giniling na baka. Ilalagay na rin natin yung paminta, yung ating asin, at i-mix lang po natin. Then, tatakpan po natin to at hahayaan natin hanggang sa 5 minuto para maluto ng maayos yung ating karne. So, ngayon, after 5 minutes, i-check natin. So, ayan, napansin ninyo, nag-iba na yung kulay ng ating giniling na baka. So, pwede na po natin ilagay yung ating bell pepper. Dagdag pa mo po yan. Pwede kayong magdagdag ng carrots, sausage, depende po sa nais ninyo. Pwede kayong maglagay para mas mapasarap nyo pa yung inyong red sauce. So, nasa diskarte lang po natin yan, mga mami. Then, ilagay na rin natin yung ating mushroom.
yung ating sugar. So, yan po ay optional ha. Inuulit ko ha. Pwedeng meron, pwedeng wala. Para may konting tamis lang yung ating red sauce. Lalo na kung meron tayong mga chikiting na mahilig sa matamis. Mas nakakainggan nyo sa ating mga anak. Pwede rin po kayo maglagay ng basil or dried oregano. So, depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo pa ng may konting aroma yung inyong red sauce, pwede nyo pong lagyan nun. So, ayan. Pag nahalo na natin, so, pwede na rin nating ilagay yung ating tomato sauce. Yung ating spaghetti sauce na Filipino style. Then, haluin lamang po natin at lutuin po natin in low to medium heat lamang ang apoy para hindi masunog at hindi mag-dry yung ating sauce. So, ayan. So, tatakpan po ulit natin to para masigurado natin na luto yung ating karne ng baka. Then, lutuin po natin ng another 10 minutes. Sa mahinang apoy lamang po. So, ngayon, after 10 minutes, haluin natin at pwede na nating tikman kung tama yung timpla ng ating red sauce. Pero dahil lagi ko po itong ginagawa, sigurado na ako sa lasa. So, nasa inyo pa rin yan kung susundin niyo yung timpla ko, pero ako na nagsabi, sakto lang po ito. Hindi siya ganun katamis. Saktong-sakto lang yung timpla natin. So, pwede na po nating patayin yung kalan at magluluto naman tayo ng ating white sauce. So, pwede na po ito. Patayin na natin yung kalan natin. Ngayon, para sa simpleng sangkap ng ating white sauce, kailangan natin ang 3 piraso ng malaking lata ng gatas ng evaporada. So, any brand po, pwede ninyong gamitin. At 1 pack lang ng all-purpose cream, any brand din po. Margarine, pwede rin po ang butter. Cornstarch, pwede rin po ang flour. Yan po ay pampalapot lang para sa ating white sauce. At syempre, hindi mawawala yung ating cheese. Grated cheese. Na nagdadagdag linamnam alat sa ating white sauce. So, yun lamang yung mga simpleng sangkap na ating kakailanganin. So, mag-start na tayo. Magsasalang tayo ng ating pan sa ating kalan. So, yan. Nakapagsalang na ako ng ating pan sa ating kalan. So, mainit na po yan. So, ang una natin ilalagay ay yung ating margarine. So, inuulit ko, pwede kayong gumamit ng butter. Kung wala kayong margarine, mas masarap po yun. Dahil ito ay pangmasang timpla para masubukan po ninyo. So, once na matunaw na po yung margarine, ilalagay na natin yung ating evaporated milk. Then, magtitira po tayo ng kalahati sa ating pangatlong evaporated milk para pantunaw natin dun sa ating cornstarch. So, dito po. Para matunaw po natin yan. Haluin lang po natin. At isunod na natin yung 1 pack ng all-purpose cream. So, napakadali lang po lutuin ng white sauce ng ating lasagna. So, yan. Dapat po, low to medium heat lamang ang apoy, ha? Huwag pong malakas. Then, natunaw na natin yung ating cornstarch dito sa
evap milk na tinira natin. Ilalagay na po natin yan dito. Tapos haluin lamang po natin ang haluin hanggang sa makita natin na umiinit na siya. Saka po natin ilalagay yung ating panghuli, yung ating grated cheese. So any brand naman ng cheese, pwede ninyong gamitin. Pwede kayong gumamit ng melt cheese, mas masarap po yun. Or any cheese na nais ninyo, na paborito ninyo, pwede nyo pong ilagay. So yan, nag-start na siyang lumapot. So dapat continue lang po yung paghalo para tama yung luto ng ating white sauce. Then ilalagay na natin yung ating grated cheese. So ayan, pagkalipas po ng ilang minuto, so pwede na nating patayin yung ating kalan. So ganyan lamang po dapat siya kalapot dahil kapag lumamig pa yan, lalapot pa po yung ating white sauce. So kung mapapansin ninyo, meron siyang buo-buo pang cheese. So normal po yan. Masarap po yan kapag kinain nyo yung inyong lasagna. Meron kayong natitikmang nagmimix yung creamy at alat ng ating cheese. So papatay na natin yung ating kalan at magluluto naman tayo ng ating pasta, ng ating lasagna. So ngayon para naman sa ating lasagna pasta, ang gagamitin ko po ay itong brand na to. So yan. So pwede naman kayong gumamit any brand po na available dyan sa lugar ninyo. So, isang pack po yung ating gagamitin para sa recipe na to. At nakita ninyo naman, may nakasalang na tayong tubig. So, nagpapakulo ako ng 8 cups ng tubig sa ating kalan. So, hintayin lamang po natin yan kumulo at magdadagdag tayo ng oil at salt bago natin palambutin yung ating lasagna pasta dito sa ating tubig. So, balikan po natin yan kapag kumukulo na. So, yan. Once na kumukulo na yung ating tubig, maglalagay tayo ng oil at asin. Yan po ay para magkameron ng lasa yung ating pasta at hindi rin magdikit-dikit kapag nilagay na po natin dito. So yan, pwede na po natin ilagay yung ating pasta. So huwag nyo pong lalahatin ha, ng pagluluto kasi marami po ito. Gawin yung dalawang luto. Pero yan na rin yung tubig na gagamitin ninyo. Magdagdag na lang kayo kapag kumonti siya. Yan. So lulutuin lamang po natin to sa init na medium heat ang apoy ng 12 minutes. Kailangan po al dente lamang po yung pasta natin para maganda po yung texture ng ating lasagna, hindi po lusag o durug-durug yung ating pasta. So tatakpan po natin yan para mabilis siyang maluto. So ngayon after 12 minutes, so yan nakita ninyo, saktong-sakto lang yung pagkakaluto ng ating pasta. Hindi siya malambot na sobrang yung nadudurog na. Dapat ganyan lamang po siya. Al dente lang yung luto ng ating pasta. So, i-drain na natin sa ating salaan at magluluto na naman tayo dun sa natira nating pasta. So ayan, tapos na po tayong magpalambot ng ating pasta. So itong ating lasagna ay mahaba. Ngayon, kung meron kayong plate na pampamilya lang, kahit hindi niya na po tabasan o
bawasan. Pero kung gagamitin niyo po itong aking recipe sa pangkabuhayan, gaya ng papakita ko sa inyo ngayong araw na to, so hatiin niyo po sa gitna. So yan, pagpantayin niyo lamang po sila, tapos hatiin niyo po, gupitan ninyo gamit ang malinis na gunting, at ready na po tayo para mag-assemble ng ating no-bake lasagna. So ngayon, pwede na po tayo mag-assemble para sa ating no-bake lasagna. So napakasimple lang, gagamit po ako ng 500 ml tub. At optional, ito po ay ilalagay natin by layer. Pero ito po, inuulit ko, ay optional, pwedeng wala. Ngayon kung meron, mas masarap. Pero masarap na po yung timpla ng ating white sauce at yung ating red sauce. Kaya kahit wala po nito, ay pasok na para sa inyong pagninegosyo. So meron tayong melt cheese. Any brand po, pwede ninyong gamitin. At mozzarella cheese. So mag-start na po tayo mag-assemble. So ang uunahin po nating ilagay ay yung ating red sauce. So sa sauce po, ganyan ang gusto ko. Ayoko ng masabaw. Para pag kinain yung inyong lasagna, masarap. Hindi siya matubig or masabaw. Then maglagay tayo ng one layer. Ito po ay kung gusto nyong pambenta, ha. Yan. Then maglalagay tayo ng white sauce. So gamit po kayang ng takalan para masigurado ninyong pantay-pantay yung inyong ilalagay. Yung ating cheese. Kung wala kayong oven, no problem po. Pwede po ito sa microwave at pwede sa steamer para matunaw yung ating mozzarella cheese. Ngayon, kung hindi naman kayo maglalagay ng mozzarella cheese at yung melt cheese, kahit huwag nyo na pong i-microwave at i-oven. So yan. Nako. Panalo. Sulit na sulit po itong ating timpla. Ayan. Then lalagyan ko siya ng white sauce. At ang ating last layer. Then lagyan natin ulit ng white sauce. Kayo naman po masusunod kung anong gusto nyong ilagay, kung gaano karami yung gusto nyong white sauce na ilagay. So ayan, eto na siya. Ang ating no-bake lasagna. Then, takpan nyo lamang po. Tapos, kapag may order sa inyo, lagay nyo lang sa microwave or pwede nyo rin pong ilagay sa steamer para mag-melt yung ating mozzarella cheese at yung ating melt cheese. Ngayon, inuulit ko, kung walang mozzarella cheese o wala ding melt cheese, okay lang po yan. Tatakpan na natin. Then, tapusin po natin itong lahat.
So, yan, tapos na po tayong mag-assemble para sa ating no-bake lasagna. So, nakagawa po tayo ng 10 tubs sa size na 500 ml tub. At may extra pang pang-merienda, yung aking mga chikiting. So, yan. So, inuulit ko, pwede nyo na itong i-stack sa inyong rep at i-microwave nyo lang or pwede nyo i-steam once na gusto nyo nang kainin. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano magiging itsura niya kapag nag-melt yung kanyang mozzarella cheese at yung kanyang melt cheese. So, ilalagay natin to sa microwave oven. So, yan, pwede na nating tikman itong ating no-bake lasagna. So, luto naman na po yung mga sangkap na yan. Kaya, pwede na nating tikman yan kagad kapag na-assemble nyo na. So, yun nga lang kasi, kapag meron kayong mozzarella cheese na nilagay, mas magandang i-microwave nyo or i-steam ninyo para maluto yung ating cheese. So, malambot pa po yung ating cheese nyan. So, slice natin. So, atin ang tikman, nakita ninyo, di ba? Ang tinanggal natin talagang malagkit yung ating mozzarella cheese. Napakasarap. Saktong-sakto yung timpla. Hindi siya maalat. Balance na balance po. Lalo na yung ating pasta. Andun pa rin yung kanyang al dente. Hindi siya labsa yung pagkakaluto. Mag-uusan po ito ng inyong mga chikiting. Ngayon, para sa mga magtatanong ng ating costing, kung magkano yung nagastos ko rito, so ilalagay ko na lang po dyan sa aking screen para masubukan ninyo ang ating no-bake lasagna. Oh. Wow! Pwedeng-pwede nyo ng pagkakitaan. Hindi nyo na kailangan umorder pa sa napakamahal na mga restaurant dyan. Ikaw mismo pwedeng ka nang gumawa ng napakasarap at naayon pa sa panlasa mo. Ikaw masusunod. Depende sa timpla na nais mo. Pwede nyo na itong iraket sa inyong negosyo, idagdag nyo. Wow. Ang sarap niya, promise. Napaka-cheesy, napaka-creamy. Pantay yung lasa. Hindi siya nakakaulaw, hindi rin po siya nakaka- yung mabilis na mananawa. Sarap. Alam ko naglalaway na po kayo dyan. Kaya subukan niya itong aking recipe na to. Talaga nga namang magugustuhan ito ng inyong pamilya. Hindi ko na ito ubusin muna. Dalalang ko natatakam na kayo. So, muli ako na po ay magpapaalam sa inyo. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay. At kung ikaw ay bago lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Or visit my Facebook page, Madiskarteng Nanay by Mel Choi. So, nandyan na sa inyong screen. Paki-follow at paki-like. Marami kang recipe dyan na matututunan sa maliit na puhunan. Or pwede kang mag-join sa aking group page, Madiskarteng Nanay, kung gusto mo pang ma-enhance ang iyong kaalaman sa pagluluto, pagbe-bake, at magkameron ka ng kadagdag kaalaman para sa kung paano mo palalaguin ang iyong napakaliit na puhunan at kikita ka kahit nasa bahay ka lang kasama pa ang iyong pamilya. Kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!